Ito ha, as much as 3,000 overseas Filipino workers, OFW, will be affected by Qatar and Kuwait's travel suspension. Ayan na, Qatar at Kuwait lang yan. On individuals coming from the Philippines and 13 other countries over threats of the coronavirus. Oh. Philippine, itong POEA, ha? Bernard Olalla said, ayan daw ang sabi doon sa Senate hearing. Kuwait and Qatar declared already a temporary suspension of entry coming from 14 countries, including po the Philippines. So as we speak po, hindi po makakapunta ngayon yung OFWs natin sa Qatar. Hina. At saka sa Kuwait. Laking problema niyan. Oo. Hundreds po ang umaalis na OFWs every day. More or less, for January and February last year po, if you compare the data, there are more than 2,000 to 3,000 OFWs that will be affected because of this temporary suspension entry to these two countries. Ibig sabihin, eh, matitinga na yung mga OFW ito. Kasi hindi mo alam kung yung suspension niya, kailan malilip. Oh, siyempre, may approved visa yan. Pakalis. Eh, may expiration yan eh. Yan na nga. Pwede pag hindi na gamit. Tsaka pangalawa, yung contract niyan may expiration din. Na. Di ba? Oh, mga kaibigan. Tinanong, wala na, babagsak na lahat ang ekonomiya natin eh. Unang-una, yan ang pinaka number one source natin. OFW. OFW. Pawala na ng pawala. Tsaka nagyabang pa kayo, di ba? Di ba may ban sa Kuwait? O may ban dyan ah. Di ba? Partial ban ba yung ginawa? Ha? Partial? Partial. Mga kaibigan. O may ban dyan eh. O ngayon, totally, mawawala na yan. Wala na. Masisira na. Kaya yun ang sinasabi natin eh. Nagyabang kayo na naging Saudi Arabia, ganun na rin. Ganun. Wala na rin makapasok. Di ba yung unggoy na congressman, di pinapasok doon? Ha? Akala, terorista eh. Terorista nga yun, pero terorista ng pondo.